Everybody got the memo. Michael Myers, man, a mental, messy murder, monumental, makes my mind. Metamorphosis made it. What's my name? What's my name? Follow me all around the planet, I run the gamut on psychology. They can never manage, we do damage with no apology. Tech 9. Ang makapirma ng kontrata sa isang major record label noong araw ay halos katumbas na ng pagkapanalo sa loto. Dala ang kombinasyon ng talento, dedikasyon, sakripisyo at pagkatao ay posible kang magwagi para sa limpak-limpak na salapi at nakakasilaw na kasikatan na posibleng makapagpabago sa iyong buhay, lalong-lalo na kung ang pangarap na iyong tinayaan ay pagrarap. Kaya pahusayan talaga ang labanan noon upang mapili at makapirma ng kontrata. Ngunit sa paanong paraan ang ating bida na tampok ngayon dito sa street ay naging talunan pa rin sa kabila ng dalawa o mahigit na major record labels na kanyang napirmahan. Naging rason kaya ang natatangi niyang katangian, ika nga ng karamihan, kakaiba. Papwede kaya nating sabihin na nahusgahan siya dahil sa pinili niyang paraan ng pagpapakilala? Sa kanyang naging kabiguan sa mga major record labels, paano nga kaya bumangon ang ating bida upang ituloy ang simulan? Sabay-sabay nating balikan ang nakaraan upang kilalanin ng mas malalim pa ang binansagang King of Independent at tinaguriang underground legend na walang iba kundi ang nag-iisang si Tech 9. Simulan na natin. Si Tech 9 o Aaron Dontez Yates sa tunay na buhay ay ipinanganak noong November 8, 1971 at lumaki sa isa sa magulong komunidad ngunit pinakamahal niyang Wayne Minor Projects sa Kansas City, Missouri sa US. Sa karahasan na madalas mangyari sa kanilang lugar na pinaghaharian ng mga G's ay nanatiling malakas ang pananampalataya ng kanyang pamilya sa Panginoon. Sa tulong nga ng kanyang lola, mga tiyo at tiya ay lumaking maayos ang ating bida na aktibo sa church. Ito'y malaking tulong para sa kanyang ina na si Maude Sue Yates Khalifa sa kabila ng pagkakaabandona sa kanila ng kanyang ama. Nag-aalala na nga para sa kanilang seguridad ay pinalalapa ng epilepsy ang sitwasyon ng kanyang ina. Ilan pang mga sakit ang dumapo rito bago humantong sa lupus na nagpahirap palalo sa kanilang kalagayan at naka-epekto ng husto sa emosyonal na estado ng batang si Aaron. Ito rin marahil ang naging dahilan upang malito at maghanap ng Panginoon ang ating bida. Sa murang edad pa nga lang ay natutunan na rin niyang ibalanse ang negatibo at positibong nasa paligid. Ibig sabihin, natuto agad mag-adjust ang ating bida kahit wala pa sa hustong gulang. Ito rin marahil ang nagtulak sa kanya upang maging kakaiba. Unti-unti na niyang natutuklasan ang realidad at nakikilala ang kanyang sarili. Sa paglalakbay ng ating bida sa kamalayan ay nahanap niya ang bandang sasagip sa kanya. Totoo nga ang makapangyarihan ng musika. Dahil sa bandang The Doors, partikular na ang kantang People Are Strange at sa bokalista nitong si Jim Morrison ay nabuo ang konsepto sa kanyang utak na ang bawat tao ay kakaiba o sa pagkakasabi niya ay strange. Magmula nga nun ay mas pinili na niyang mamuhay ng naaayon sa kanyang sariling kagustuhan at hindi gagawin ng isang bagay kung ito'y labag sa kanyang kalooban. Kaya naman, respeto at pagmamahal ang bumabalik sa kanya kahit sa murang edad pa lang. Nakuha naman ng ating bida ang hilig sa musika dahil sa araw-araw niya itong naririnig sa kanilang church. Ultimo mga gospel songs ay kabisado niya. Sa tito naman niya nakuha ang husay nito sa paglikha ng beat gamit lamang ang mga daliri at lamesa. Pagtungtong ng high school, naging bihasa siya sa breakdancing at dala niya ito sa bago nilang nilipatan. Dito nga ituluyan na niyang pinasok ang mundo ng hip-hop. Aminado siya na mahirap lumaki sa lugar na napapalibutan ng droga at karahasan. Ngunit isa rin ito sa minahal ng ating bida na nagpalakas din ng kanyang loob at nagpadama ng totoong samahan. Dagdag pa ni Aaron, nasaksihan niyang makipagpalitan ng tingga ang kanyang mga kaibigan. May ilang umuwing sugatan at may mga hindi na nakatawid pa, na ayon sa kanya ay normal na nangyayari sa street. Aktibo man sila sa church sa kabila ng pagkakaroon ng stepfather na Muslim ay hindi pa rin maiwasan mangamba ng kanyang ina na baka dumating ang araw na mapasama rin ang kanyang anak doon. Isang pangyayaring hindi nga talaga naiwasan ng ating bida at tuluyang ginampanan ang kanyang papel sa kanilang hood. Bit-bit ang banda ng pula. Dagdag pa nga ng binatang si Aaron ay blood is life. Kung isasantabi natin ang karahasan na kakambal na ng pagiging G, ang mangingibabaw sa ating bida ay ang kanyang galing sa pagbe-breakdancing. Sabi pa nga niya ay na-master niya ang b-boy nung high school days niya. May ilang tagpo nga rin na muntikan na raw siyang matuluyan hindi dahil sa tingga, kundi sa pagkakabagok.
Hanggang isang araw ay may nagsabi sa kanya na kaibigan na subukan niya raw mag-rap. 7th grade siya noon, 1985, sa Southwest High School sa Kansas na isulat niya ang kauna-unahang verse. Madalas niya itong ispit sa kanilang tahanan at palagi rin siyang napagsasabihan ng kanyang stepfather na si Abul Hassan Khalifa dahil hindi ito pabor nung una sa ginagawa niya na tila napapabayaan ng pag-aaral. Kaya ang naging paraan niya ay pumupuslit upang sa ibang bahay gawin ang mga lihim na agenda niya patungkol sa kanyang papasuking pangarap. Nung una ay mahiyain pa ang ating bida at sa mga kaibigan pa pinakakanta ang sulat niya. Ngunit nung siya'y napilitan ay nakipag-spit siya ng verse at naging dahilan upang makita niya ang sobrang hype na hatid niya sa mga taong nakapanood ng libreng concert sa street. Sa karanasan niyang ito, nabuo ang isang pasya na babago sa kanyang buhay. Ito ngay tuluyan ng pasukin ng mundo ng rap. Pero bago niya ito masakatuparan ay kailangan niya muna ng basbas ng kanyang mga magulang. Ngunit sino ba naman ang papayagan kung ang magiging sakripisyo ng iyong pangarap ay ang iyong kinabukasan? Ang naging paalam niya kasi ay hihinto na ito ng high school upang mas matutukan ang kanyang pagrarap. Isang malaki at mabigat na desisyon para sa edad na 17 na hindi pa rin dapat humihiwalay sa magulang. Noong mga panahong ito ay naguguluhan na rin ang ating bida dahil sa magkahalong relihiyon na meron sa kanilang tahanan. Siya ay tinuturuan ng kanyang stepfather ng Islam at kinakanta naman nila ng kanyang ina ang gospel songs mula sa kanilang simbahan. Isa rin ito marahil sa nagtulak sa kanya upang magdesisyon sa edad lamang na 17 na lisanin ang kanilang tirahan at pulsigihin ang nasabing pangarap. Ito nga'y sa kabila ng mariing pagtutol ng mga magulang. Ayon kay Aaron, taong 1991 niya naramdaman ang pagiging opisyal na rapper niya. Ito kasi ang taon na mabibinyagan siya sa kanyang bagong pangalan. Noong taong ito, gumagawa na ng ingay ang gangster rap group na Black Mafia at kinausap ng ating bida ang founder nito si Black Walt at diretsyong sinabi na gusto niya mag-rap. Nagtawanan sila nung una. Nang unang kinalabog ng ating bida ang kanyang dibdib at nagsimulang gumawa ng beat sa pamamagitan nito. Napabilib nga sila sa ipinamalas na klarong mga salita habang mabilis na binibigkas nitong binatang si Aaron. Kasabay nito ang paghahalin tulad sa ginawa niyang estilo sa isang semi-automatic handgun na kung tawagin ay Tech-9 na siyang iminungkahing maging stage name niya. Nagustuhan ito ng ating bida at dinagdagan na lang ng letra upang magkaroon pa ng isang kahulugan. Ginawa nila itong tech na ang ibig sabihin ay technique at number 9 na sumisimbolo ng completion. At doon na nga nabuo ang makasaysayang pangalan na mamamayagpag hanggang sa kasalukuyan, ang Tech-9, na ang kahulugan ayon sa ating bida ay complete technique of rhyme. Nagpalipat-lipat muna ng matutuluyan si Tech-9 habang nagpaplano pa ng mga kasunod na hakbang. Pinatuloy siya ng kanyang mga tita at kaibigan bago tuluyang makilala si Icy Rock, isang DJ na tumulong at nagturo upang mas maunawaan ni Tech ang musika at maging isang magaling na recording artist. Halos araw-araw sila magkakasama ng grupo nilang Nut House upang bumuo ng bagong konsepto na nagresulta sa album na Welcome to My Asylum, kung saan ay sinimulan nila ang kakaiba nilang paraan kung paano nila ito ibebenta sa tao taong 1993. Sa tulong ng koneksyon sa industriya ni Icy, sa kaparehong taon din ay nagkaroon ng pagkakataon na pumirma ang ating bida sa kauna-unahan niyang major record label na pinamumunuan ng producers na sina Jimmy Jam at Terry Lewis na Perspective Records sa Los Angeles, California. Magandang balita nga ang naiuwi ni Tech sa Kansas City na agad niya ring ipinaalam sa numero unong tumutol sa kanya noon na walang iba kundi ang kanyang stepfather na lubos ding natuwa sa naabot ng anak. Ngunit pagbalik nila ng LA upang asikasuhin ang kanilang proyekto para sa unang label ay nagkaroon agad ng problema. Ang mga heads di umano ay nawirudohan sa kanila at sinabing hindi alam kung paano nila imamarket ang musika at estilo na meron ng ating bida na si Tech-9. Kaya kung mula LA ay umuwing talunan ang ating bida sa kanyang hometown sa Kansas City pagkatapos ng tag-init taong 1993. Pinutol ang koneksyon sa kanya, lalo na sa usaping pera, at tanging natira na pinagkakasya ay ang sahod niya kada buwan. Ito ang punto na nasabi ng ating bida na sa pinakamababang estado siya ng kanyang buhay. Imbis matupad lahat ng pinapangarap ay nauwi sa pagiging broke. Mabigat ang naging epekto ng pagbagsak niyang yun. Ngunit sa kabila ng lagapak ay patuloy siyang nagtiwala sa kanyang talento. Kaya anuman ang mangyari ay susundin niya kung ano ang sa tingin niya ang makabubuti para sa kanya. Kaya kasama ang producer na si Icy Rock ay gumawa pa siya ng mga mas madidilim na paksa
at mas ginawang kakaiba ang bawat labas nila sa mga show. Hanggang sumapit ang taong 1995. Sa pagkaka-terminate ng kanyang kontrata sa Perspective ay kinontak siya ng kanyang kababatan si Don Juan, producer ng independent rap label na kabubuo lang din noong taong yun sa Kansas City, na kilala sa bansag ng Midwest Side Records. Inalok siya ng proyekto para sa label na siyang malugod niyang tinanggap at nagresulta sa track na magiging ticket niya sa iba't ibang pintuang papasukan. Ito nga ay walang iba kundi ang Mitch Bade na ayon sa net ay unang nairelease taong 1996. What up, Mitch? Is it anything for you to act just like a bitch? How does it feel to have a nigga that will kill you for the last? Sa pagkakalabas ng nito ay tila may sumilip na kaunting liwanag. Naging local hit kasi sa Kansas City ang katang Mitch Blade at umani pa ng mga positibong tugon mula sa mga rapper doon. Pati sa dating staff ng label na tumabla sa kanya noon ay umabot ang kanta na nagbigay rin ng positibong marka sa ating bida. Ayon pa sa kanya ay nalampasan niya ang ilang local artist doon sa kanila dahil sa dami ng sumuporta at bumili ng kopya. Taong 1997 ang isa sa pinakamahalagang taon ni Tech. Dito kasi ay napasama siya sa isang OST ng isang movie ng pamagat ay gang-related. Nang isa sa mga cast ay walang iba kundi ang nag-iisang si Tupac Shakur. Sa album na gang-related, the soundtrack ni Tupac ay mapapakinggan ang kanta ng ating bida na si Tech 9 na may pamagat na Questions. I wanna ask me a question. Masasabing ang tagumpay ang album na ito na pinarangalan ng 2x platinum kung saan napabilang ang ating bida. Nagamit din nila ang katang Mitch Bade upang makasecure ng kontrata sa isang major record label na kilala sa industriya noon bilang Quest Records, pagmamay-ari ni Quincy Jones, isang batikang producer at Grammy Award winner. Sa label na ito ay sinimulan nilang gawin ang proyektong may pamagat na Be Warned, isang album na kinasasabikan ng ating bida dahil napapayag niya ang kanyang idolo at legendary musician sa halagang $25,000 na si Roger Troutman para sa track na may pamagat na Twisted, isang bihasa pagdating sa paggamit ng talkbox. Sa mga di nakakakilala sa kanya ay pakisearch na lang ang kantang California Love ni Tupac, kasama rin doon si Dr. Dre. Natapos na makapag-record ang kanyang guest artist, maging si Tech 9 ay natapos na rin i-record ang buong album na Be Warned. Sa kabila ng lahat ng effort na kanilang binigay sa proyekto na ito, ang Quest Records ay hindi pa rin nasiyahan sa naging resulta ng kanilang pinagpaguran. May ilang binanggit na dahilan kung bakit binaliwala nila ang nasabing proyekto. At isa na dyan ang paratang na pananampalataya raw di umano sa demonyo ang estilo na ginagawa nila. Ang naging side naman ng ating bida rito ay pinipilit siya ng management na gawin ang bagay na labag naman sa kanyang kalooban. Nais din daw ng head na palitan niya ang kanyang estilo at sumabay sa nauusong pop artist nung panahon na yun. Pero ayon nga sa ating bida ay hindi siya gagawa ng popcorn shit na nagresulta sa pagkakatenga na naman ng ating bida dahil sa nakapirma siya sa kontrata ngunit wala namang binibigay na proyekto sa kanya. Kaya katulad ng dating gawi ay balik na naman ng Kansas City si Tech 9 upang magsimula ulit. Ngunit sa pagkakataon na ito ay mas mabigat ang kanyang bagahe pa uwi dahil nakapirma siya sa Quest Records, sa QD3, sa Midwest Side Records at ilang pang labels ay dapat pagtuunan niya ito ng pansin dahil iba't ibang direksyon ang nais ng mga label na ito para sa kanya na nagpasakit lalo ng kanyang ulo at naglikha ng maraming hindi pagkakaunawaan sa mga ito. Dahil sa pangyayaring yon ay lumobo ang bills at responsibilidad na dapat niyang harapin. Di niya ito tinalikuran bagkus ginalingan niya palalo sa bagay na gusto niya, ang pag-rap. Pinagpatuloy niya kung ano ang nasimulan nang hindi pa rin nagpapadikta sa iba. Kaya kasama ang bagong grupo na 57th Street Rogue Dog Villains ay nakapaglabas sila ng obra na muling yayanig sa buong Kansas City taong 1999. Ito nga ay walang iba kundi ang Let's Get Fucked Up, isang awitin na naging paborito sa lokal nila. Pinag-usapan nga ito sa Kansas City at maging ang kanyang stepfather na walang hilig sa rap ay nagustuhan ito. Ito naman ang naging ticket ng ating bida upang makausap ang isang malaking personalidad sa Kansas pagdating sa pagnenegosyo na si Travis Oguin na nais din pasukin ang industriya ng hip-hop, partikular na sa rap. Umabot nga sa negosyanteng ito ang awitin ni Tech, kung kaya inalok ito ng deal upang bumuo ng independent record label taon ding 1999. Ngunit sa pagre-review nitong si Travis ng mga kontratang pinasukan ng ating bida ay nasabi niyang mangangailangan sila ng pera at ilang abogado para maayos ito. Taong 2000, naging malinis sa lahat ng kasunduan si Tech at malaya na gawin ang kanyang gusto. Tumuloy na sila sa planong pagtatayo ng label na nauwi sa 50-50 deal at si Tech 9 na rin ang bahala sa magiging pangalan.
dito ay tila natupad niya ang matagal na niyang kagustuhan. Kung dati ay sa mga musika, kasuotan at mga pintura sa mukha nila ipinapakita ang kanilang pagiging kakaiba, ngayon naman ay sa mismong pangalan ng label ay malalaman na ng tao na sila ay bukod-tangi. Isang pag-uugali na taglay niya noon pa. Kaya, minungkahin niya ito sa kanyang partner at nagkasundo sa pangalang Strange Music, na ang simbolo na magre-representa sa letrang S ay ahas at sa letrang M naman ay paniki. Agad nilang binuo ang proyekto na pinamagatan niyang Angelic, na may konsepto na sinimulan ng ating bida sa impyerno, tapos sa purgatorio at ang huling destinasyon ay sa langit. Ito'y istorya ng buhay niya sa nakalipas na 5 taon na pinagkasya niya sa isang obra. Nandun din ang track na kinabaliwa ng marami, lalo na sa mga hip-hop dancer noon sa Pilipinas na Einstein. Naniniwala ang lahat nang nasa paligid ng ating bida na ang album na ito ang pinakahihintay niya para sa kanyang pagsikat. Kung kaya nakipag-partner sila sa J-Core Entertainment, isang kilalang label, upang sila ang mag-release ng nasabing album. Ngunit sa kabila ng matagumpay na release nito taong 2001 na bumenta agad ng 23,000 copies sa loob lamang ng 3 araw, ay hindi naging makatarungan ang naging hatian na nangyari. Bukod pa ron ay nagsimula na rin magtaka ang mga tagapakinig sa imahe na ipinapakita ng ating bida at mas lumala pang kuro-kuro na sumasamba siya sa demonyo. Ngunit sa kabila nga nun ay napanatili ng ating bida ang kanyang kasikatan at hindi binago anuman ang kanyang mga ginagawa. Matapos nilang pinagbigyan ang J-Core sa di-patas na hatian ay tila pinaasa naman sila sa kikitain nila sa gagawin sanang music video na hindi naman natuloy-tuloy. At ang masakla pa dun ay binitawan sila ng ganun na lamang. Sa 3rd kabiguan sa major label ay tila hindi na alam ng ating bida ang gagawin dahil sa pakiramdam niya ay naibuhos na niya lahat sa Angelic album ang kanyang enerhiya at masakla pa ay walang magandang nangyari sa parte nila. Ngunit hindi sumuko ron ang partner niya na si Travis. Muli siya nakipagkasundo sa isang 50-50 joint venture sa pagitan ng kanilang label na MSC Music and Entertainment ni Mark Cerami at ang kanilang label na Strange Music. Muli ngang nabuhayan si Tech9 at nagbalik sa studio upang magtrabaho. Dito nga ay ibinuhos niya ang kanyang emosyon at nakagawa ng obra na sasampal sa mga labels na nanloko sa kanila. Ang album na tinutukoy ko ay walang iba kundi ang Absolute Power na naging opisyal at pinakaunang album na nagawa ng kanilang independent label na Strange Music taong 2002. Hindi sila binigo ng talento ng ating bida na si Tech9 dahil sumili pagad ito sa pang-79 ng Billboard 200. Pagkatapos maging successful ang unang album na Absolute Power sa ilalim ng kanilang independent label, ay unti-unti na tumatatak ang pangalan ng kumpanya nila sa industriya. Para di na tayo humaba mga ka-street ay mabilis nating balikan ang mga track na tumatak sa masa, lalo na sa akin. Umpisahan natin sa Show Me A God na track niya sa album na KOD o King of Darkness. Ang kantang ito ay napakaseryoso para sa ating bida na tinatanong ang Panginoon dahil sa hirap na pinagdaanan ng kanyang ina sa kabila ng pagiging deboto sa kanilang Panginoon at simbahan. Ang akala kasi ng ating bida na taong 2009 na papanaw ang pinakamamahal niyang ina dahil sa sakit. Ang Something Else album naman noong 2013 para sa akin ang isa sa siksik niya na album dahil sa mga appearances na mga tinitingala natin ngayon na sina Bob, The Game, Wiz Khalifa, T-Pain at si Kendrick Lamar sa nasabing album. Nagustuhan ko din ang kantang Fragile kung saan ay kasama niya rito si Kendrick Lamar na ang tinalakay ay ang mga struggles sa pagbabalanse ng artist para mapanatili niya ang kanyang tagapakinig habang nagpapakatotoo sa sarili. Ilan nga lang yan sa mga kanta na nakapaloob sa mahigit 20 niyang album. Isang katibayan lang kung paano sinipagan at kinilusa ng ating bida ang kanyang pangarap na kahit hindi naging matagumpay sa mga major record labels na napirmahan niya ay naitawid niya ang kanyang pangarap dahil sa buong paninindigan sa kanyang bawat desisyon at sa tulong na rin ng mga tamang tao na nakapaligid sa kanya. Hindi lang sa rap industry na mayagpag ang musika ng ating bida. Andyan ang telebisyon, commercial, pelikula at maging sa video games ay tumagos ang kanyang awitin. Hindi man naabutan ng kanyang ina ang tagumpay niyang ito dahil sa pagpanaw taong 2014 ay sigurado namang masaya itong umaawit sa kalangitan dahil sa naabot ng kanyang anak. Kung pinanghinaan siya ng loob sa mga unang kabiguan na natamo ay paniguradong wala tayong mapapakinggang Tech9. Marahil wala rin tayong pagkukunan ng lakas ng loob para humarap sa mga hamon at inspirasyon para bumangon. Dahil nga sa mahahalagang karanasan ng ating bida, ay natutunan nating huwag sumuko sa pangarap, lalo na sa buhay. Mabigo man ang isa, dalawa o mahigit pa.
Dahil nga sa pinamalas na dedikasyon ng ating bida ay naisakatuparan niya ang kanyang pangarap na plano lang nung siya ay nasa 17 lamang. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin si Tech 9 sa musika, patunay lang sa pagmamahal sa kanyang ginagawa at pambihirang utak na hanggang ngayon ay puno pa rin ng ideya. Mahabang buhay pa sa makasaysayang rapper na nagtaas ng antas ng lyricismo, ang founder ng Strange Music na kinilala bilang The King, The Clown at The G. Ang King of Independent na naghari rin sa Kansas City pagdating sa rap, walang iba kundi si Tech 9. Gusto mo bang manalo ng hanggang 12,000 pesos bonus sa unang pag-deposit? At kung oo, ay dito lang yan sa 1xBet. Maaari mong tayaan ang iyong paboritong team mula sa NBA at sa iba pang sports. Napakadali lang mag-register gamit ang aking promo code na 1xStreet. Pindutin lamang ang link na nasa comment section at mag-register. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pag-cash-in at pag-cash-out, ay napakadali lang ng transaction gamit ang Maya, GCash at iba pang e-wallets, ay mapapasa iyo na ang iyong panalo. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-register na gamit ang aking promo code na 1xStreet nang makuha ang bonus na hanggang 12,000 pesos sa unang deposit. Dito lang yan sa 1xBet.